Please itratrain natin at nakikita nyo sobrang lambot ang ating siopaw do. Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's vlog, gagawa po tayo ng homemade siopaw. Then ituturo ko sa inyo guys kung paano gumawa ng siopaw dough na sobrang lambot. Then, yung sa filling naman guys, ang gagamitin ko ay round cabbage at saka minced pork. And for the siopaw dough, I'm using bread flour, but you can use plain flour or self-raising flour depending kung ano po ang available na meron kayo. And then the dry yeast, cooking oil, konting salt, white sugar, baking powder. So for the bread flour, kailangan natin itong gumamit ng sifter. So kahit anong klaseng flour, kung magluluto kayo or magbe-bake po kayo guys, you need to sift it before using. And for the warm water, kailangan guys, huwag masyadong mainit. Ayan, kukuha tayo ng 3 teaspoon ng sugar. I-mix natin yan sa tubig natin together with the dry yeast. Hahaluin natin ito until well combined. Then, leave this for at least 10 minutes. Hayaan natin guys na umalsa ang ating dry yeast. Ayan guys, after 10 minutes, ayan, umalsa na. So, imimix natin ang cooking oil dito. Then, haluin lang po natin. So, ang next ay ang ating dry ingredients. Mix the sugar, baking powder, and the salt into our bread flour. Then, mix it well. So, ang next guys, ayan, ihahalo na natin ang wet at saka dry ingredients. Pero, kailangan guys, half muna. Tapos, haluin nyo lang yan bago idagdag ang the rest of the yeast mixture. And guys, haluin nyo yan ng maigi bago natin ito ininid. So, ang next na guys, ayan, ininid na natin ang ating dough. Ito yung medyo mahirap. Ayan, para hindi dumikit, maglagay tayo ng konting flour bago natin ilagay yan guys. Kasi didikit at didikit yan sa umpisa. Pero habang nininid natin ito, ayan, hindi na yan kakapit sa ating kamay. So, ibig sabihin, pag hindi ko makapit, okay na ang ating dough. Kaya pag medyo basa pa, ayan, pwede kayong magdagdag paunti-unti ng konting flour. Ayan, hanggang nakikita nyo guys, ayan, hindi na yan dumidikit sa aking kamay. So, ibig sabihin, okay na yan. Huwag na kayong magdagdag pa ng flour. So, ayan, ininid natin ito ng mga 10 minuto. So, after 10 minutes, ayan guys, maglagay tayo ng konting mantika. Ayan, spread lang natin yan all over sa ating dough. Then, ika-cover natin ito at hayaan natin itong umalsa ng mga 45 to 1 hour. Ayan, takpan natin ito and set aside. So, ang next are ating filling. Ayan, yung minced pork at saka yung round cabbage natin. So, ang gagawin ko dito guys sa round cabbage
Ayan, ikakat nyo lang yan at paghiwa, hiwalayin. Ayan guys, pag ready na ang ating round cabbage, magpainit po kayo ng tubig. Then, papakuluan natin ito guys. Iluto natin ito hanggang sa lumambot. Be sure guys na hindi ma-overcook ang ating round cabbage. Kaya ayan, you need to check it. Pag malambot na, ayan. Pag nagmamadali kayo guys, kasi mainit pa, ayan. Anuhan nyo lang yan ng cold water. Then, pipigain po natin ang excess water ng cabbage. So, pag ready na po ang ating round cabbage, yan. Kailangan din natin itong i-chop ng maliliit. So, pag gagawin nyo po itong negosyo, guys, pag nasa Pilipinas kayo, pag mura po ang petchay, you can use the petchay instead of the round cabbage. So, ready na, guys, ang ating round cabbage. Ang next naman natin, imamarinate natin ang ating giniling with white pepper, salt, sugar, cornstarch, cooking oil, and the soy sauce. Ayan guys, kailangan nyong i-check yung soy sauce. Pag kulang mamaya, then you can add. Then, one egg yolk. Egg yolk lang guys, huwag yung egg white. Ayan, haluin natin yan maigi guys. So this time, gagamit tayo ng gloves. Imimix natin itong maigi. Pero pag may food processor po kayo, pwede nyo pong gamitin yan. Tinatamad lang akong maglabas. Ayan, ito yung technique na gagawin nyo sa minced pork para medyo matigas. Ganyan lang po. Hanggang sa siguro mga 5 minutes nyo yung gagawin. Or more. Kung gusto nyo na medyo mas matigas ang minced pork. Then, imimix na natin ngayon ang ating cabbage. Haluin lang natin ito guys hanggang well combine ang minced pork at saka cabbage. Ayan guys, after 1 hour, ito na ang ating siopaw dough. Ayan guys, ipapans natin ito para matanggal ang air bubbles ng ating dough. So ayan, nakikita nyo guys, sobrang lambot ang ating dough. So ganito lang yung technique. Kailangan guys, yung pagpapaalsa ninyo ay 1 hour. Ayan, maglagay tayo ng konting flour para siguradong hindi yan didikit. Ayan, ikakat natin yan ng half. So, pag ginawa nyo po itong negosyo, ang advice ko lang sa inyo, ayan, control nyo po kung gaano kalaki ang siopaw. Huwag masyadong maliit at huwag din masyadong malaki. Yung sa akin kasi guys, ayan, kakainin lang kasi namin to. So, doesn't matter na yung size kahit medyo malaki. Ayan. Then, ipo-form natin ito ng round. Ayan. Ganyan muna guys. Kasi, kailangan din natin itong ipaalsa ng another 10 to 15 minutes. Ayan, ito na ngayon. So, ang gagawin natin, ayan, takpan natin ito. Let it rest for another
10 to 15 minutes bago natin gawin ang siopaw. And guys, after 10 minutes, ready na ang ating siopaw dough. And guys, ready na tayong gumawa ng siopaw. Yung iba, hindi marunong kung paano yung design ng siopaw. Pero okay lang po yan. So, ayan, kumuha kayo ng isang siopaw dough. Ayan. Ganyan lang po. Then, yung isang teaspoon or tablespoon, yung filling dapat ang ilalagay natin sa loob. Ayan, guys. So, pag hindi kayo marunong, ayan, tularan nyo kung ano yung gagawin ko, guys. Ganyan lang po. Ayan. Then, sa next, then i-prepress ninyo. Ayan. Tapos, ayan, hilain nyo lang yan pataas. Ayan. Para magsisil. So, ganyan ang gagawin ninyo pag hindi kayo marunong. Madali lang po yan. Ayan. Para naman, may konting design. So, ulitin nyo lang yan guys hanggang sa matapos nyong balutin lahat or magawa lahat ang siopaw natin. So, next time guys, gagawa din ako ng siopaw pero ang gagawin kong filling ay yung asado. So, gagawa tayo ng siopaw asado next time. So ayan guys, pagtapos na, huwag ninyong i-steam agad. Let it rest for another 10 minutes. Hayaan natin itong umalsa ng mga 10 minuto. So ayan, tatakpan lang natin ito. And while waiting, kailangan nyo nang magpakulo ng tubig. So ayan guys, after 10 minutes, ayan, ready na. Kailangan nyo lang lagyan or takpan ng tela bago ilagay ang cover ng steamer. So, gagawin natin ito guys para yung moisture habang nag-i-steam tayo, hindi yan mapupunta sa siopaw natin. And we're going to steam this for at least 20 minutes. Ayan guys, after 20 minutes, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung outcome ng ating siopaw. So, ganyan po yung size. So, let it cool down for another 10 minutes. Hayaan lang po natin na lumamig. So, ito na guys, ang aking siopaw. Ayan guys, itratry natin or yung aking amo kasi kanina pa yan naghihintay. Ayan, kakat natin. So napapansin nyo guys yung dough, sobrang lambot po, and yung sa inside naman juicy po siya. So ayan, ito ang ating siopaw with cabbage and minced pork.